lagyan mo lang masamang tao siya, at tumayo naman ang isang kaaway sa kanyang kanan. Yung salita kasing kaaway, ang translation sa English, Satan. Yung salitang kaaway, di ba dapat nakalagay doon, enemy? Pero nagulat ako dito sa talatang ito, nakalagay, Satan. Yeah. 1:9:6. Appoint a wicked man over him and let an accuser, ayun o, stand at his right hand. Di ba nakalagay kanina sa salitang, kita-kita natin, Greek, na diabolos, may Hebrew word na nakalagay na accuser and dito sa akin ang nakalagay sa Psalm 1096 sa King James Version. Ang nakalagay, Satan eh. 1096, kung may King James po kayo dyan. Nasabi ay ganito. Ito, set thou a wicked man over him and let Satan stand at his right hand. Nasabi dito, and let an accuser stand at his right hand. Tumutugma. Nakita natin yung binabagod natin mga talata. Tumutugma sa banal na kasulatan yung pumapatungkol sa kanya na tunay ang mga bagay na ito ayon sa sinasabi ng Biblia. John 8:44, binasa natin ito kanina. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buwan pa ng una, hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya sa ganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Binabanggit. Kaya kasi ang nasabi ito ng Panginoong Jesus, babatuhin siya ng mga Hudyo eh. Bagamat ikaw ay tao, nasabi ka no, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya siya babatuhin dito. Kaya ito yung sinagot ng ating Panginoong Jesus. Mamamatay tao, buwan pa ng una. Sa ang salita ng Diyos Biblia nakalagay, ang Diablo, ang inyong ama. Tamuan? Bakit? Mga sinungaling sila eh. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa pasimula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Ika sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Kaya ang isang tao, kapag gayan ay nagsinungaling, alam na, hindi yan sa Diyos. Hindi yan nababalot ng katotohanan. Yan ang pagkatao niyaan ay alam niya na kung sino ang pinatutungkulan. Sa mga sinabi ito ni Jesus, maliwanag na ang pinanggagalingan ng kasinungalingan ay walang iba, kundi si Satanas. Lahat ng mga taong sinungaling ay maituturing na anak ni Satanas dahil siya ang ama ng kasinungalingan. Bagamat isa ang pinagmula ng tao mula kay Eva, hindi namamahulugan na lahat maituturing na anak ng Diyos. Baka magulat kayo dito kasi may talata tayong babasahin. Ang sabi nila, dahil nanggaling lang naman kay Eva, kay Adan, ay lahat na ituturing na anak ng Diyos, hindi rin eh. Tingnan nyo ang papabasahin natin mga talata. Ano po? Sapagkat maliwanag na si Satanas ay may anak din na sumusunod sa kanya bilang isang sinungaling. Ayan. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. Sino man daw yung sumusunod dyan o nagsasagawa ng ganyang bagay sa demonyo yun. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Papatunayan ito ng mga tinatawag ng mga anak ng Diyos kung bakit sila ay dapat gawin ito. Ano po? Ang gumagawa ng kasalanan sa Diablo. Kapag buhat pa ng pasimula, nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahahayag ang anak ng Diyos upang iwasa ang mga gawa ng Diablo. Sa madaling salita, may anak pala ang Diyos at may anak ang Diablo. May talata bang ganun? May mababasa bang ganun? Ang sabi po ay ganito, by this, the children of God, and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Ito yung talata. Kaya hindi maaaring sabihin, eh lahat ay anak ng Diyos eh. Hindi ko kontrahin yung salatang yan. Bakit? Ang hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos sa Diablo. Ayan o. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sino ba'y anak ng Diablo? Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran, hindi sa Diyos. Hindi umiibig sa kanyang kapatid.
Pero kasi sa ilang sinulatan ni Pablo sa mga ano niya, mga epistles niya, meron tong mga hindi umiibig sa kapatid. Ito yung binabanggit niya. Pag hindi ka umiibig sa iyong kapatid, sa pananampalataya mo na kaalaga ng ating Panginoong Yesus, may tuturing yun. Wala kang pagmamahal sa iyong pagkatao. Hindi ito nagpapahiwatig na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diablo. Lumalabas ngayon, hindi pala lahat anak ng Diyos. Dahil may anak din pala ang Diablo, ay anak talata.